Isang Pinay na marine scientist ang nakadiscover ng pinakamalaking kaldera at ito ay matagpuan mismo dito sa ating bansa. Tama, isang Pinay geophysicist na nakabase sa New Zealand ang nakatuklas ng pinakamalaking kaldera sa buong mundo na matagpuan doon sa Benham Rise. Si Jenny Ann Barreto ay isang alumnos ng University of the Philippines. Kamakailan ay naglathala ng isang research paper na pinamagatang Benham Rise Unveiled, Morphology and Structure of Anyosin, isang malaking karagatan na matagpuan sa kanlurang bahagi ng Philippine Sea. Ano ba ang kaldera? For starters na kagaya ko, isa itong bulkan na gawa ng isang bulkan. Ang kaldera ay isang malaking hugis langganang tipak ng lupa. Ito ay nabubuo kapag ang isang bulkan ay magbubuga ng maraming magma at sasabog ng malakas kung saan hihina ang istruktura ng magma chamber, sanhi ng pagbuho ng bulkan dito. At ang pinakamalaking kaldera nga sa mundo ay natagpuan lang naman sa Pilipinas ng isang Pinay scientist. Pinangalanan naman itong Apo Lakina, ibig sabihin ay Giant Lord o Malaking Diyos. At hinango sa mga pangalan mula sa mga Pilipinong mitgat na araw at yera dahil na rin dinatayang ito na ang pinakamalaking kaldera o crater sa buong mundo. Ang Apo Laki Caldera ay 2 beses na mas malaki kesa sa sikat na Yellowstone Caldera ng Amerika. Ito ay may diameter na 150 km kung saan ang Yellowstone ay umaabot lang ng 60 km in diameter. Ayon sa mga eksperto, kapag ang Yellowstone ng Amerika ay sumabog muli, kaya nitong takpan ng abo ang kalangitan kagaya ng nangyari noong milyong taon na ang lumipas kung saan nagkaroon ng tinatawag na Ice Age dahil matagal na natagpan ng abo ang kalangitan at hindi nakakapasok ang init o sinag ng araw sa mundo. Kung ganon kalawak ang nagawang pinsala ng Yellowstone na mas maliit pa kesa sa ating kaldera, ano na lang pala ang kayang gawing pinsala ng Apo Laki hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Tiyak na mawawasak ang buong Luzon sa pagsabog pa lang nito. Paglilinaw ni Director Renato Solidum ng TVOX, ang bulkan ito ay sumabog na ilang milyong taon na ang nakararaan. At ang inaasahang activity nito ay sa loob lamang ng 20 milyong taon. Pero sa loob ng 46 hanggang 56 million years, wala itong naitalang paggalaw o volcanic activity. At dahil matagal daw na hindi ito sumabog, hindi dapat mangamba ang ating mga kababayan. Nilinaw din ni Solidum ang mga haka-haka na may malaking deposito na langis dito. Ayon sa kanya, imposible raw magkaroon ng langis dito patulad ng ibang bulkan. Ang Apo Laki kasi raw ay nasa ilalim ng tubig dagat. Para maging positibo dito, dapat daw kasi nasa ibabaw ito ng tubig at napapalibutan dapat ng mga puno katulad ng ibang bulkan. Naway may natutunan kayo sa video natin ngayon. Kung nagustuhan mo, pakipindot ng like button at pasubscribe kung gusto mo pa ng mga kwentong kaalaman.